Annyeong haseyo! Curious about the Philippines and Korea? Our podcast is for you. Annyeong Kwento Mo is a podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Hosted by Lloyd and Jas, be amazed and inspired with different stories yet to unfold. Listen to our podcast only here at Pinoy Soul Radio. A podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Do you have a story to share? Well then, here is Annyeong Kwento Mo, Sandra Jung. Annyeong, I'm Lloyd. And Annyeong, I'm Jas Po. And we are back with another episode and another very special guest. Naku Jas, sinabi mo pang special guest kasi for this week na episode natin talagang, alam mo yun, medyo nahirapan tayo to identify kung ano ba talaga yung mga talent ng guest na to kasi she is a multi-talented talaga na person and ang dami niyang hobbies in life and of course, she is someone from Korea. Again, just like nung in-interview natin na previous guest natin which is Kim Min Kim. Yes, Lloyd. Very talented. Nung nag-research nga tayo, lagi tayo, ano to, host? Hindi, singer to eh. Hindi, and translator. And then marami. And then we ended up na hindi, i-confirm na lang natin. Pag kinausap na natin. And ito yung sinasabi ng, kung sa language natin, madaming ganap sa buhay. And biruin mo, like I said, hindi natin masabi kung what's her job. We did our research, so we found out na isa siyang singer, radio DJ, translator, and of course, a YouTuber. So, yeah. Ito yung nasa kanya na ang lahat. Literal, nasa kanya na ang lahat. And ayun nga, that's right, Jas. We will also probably get to know her even more later. Kaya with this episode, I'm very, very excited talaga. Yeah, I would agree. And now, speaking of hobbies, talents, professions, Lloyd, just like every week and every recording we do sa Annyeong Kwento Mo, I always have a question, or if hindi ako, ikaw yung nagtatanong. But for today, the question is, what are your hobbies? Or if you want to share in front of our guests right now, malay mo, ma-discover. Oh, man, so ako dito. This is your chance. What are these well, hidden talents, hidden hobbies na hindi pa namin alam? Di-disclose na ata dito. Pero anyway, ako kasi, I am a dancer. I really love dancing talaga. And aside from dancing, I am also a volleyball player. I also play badminton and part of my hobby then is swimming. And kung related naman sa course natin which is communication. Of course, my hobbies talaga ay anything about editing, creativity, editing photos, videos and alam mo yun, other stuff na part of that. Ikaw ba, Jas? I think alam niyo naman ni Pipoy na right now I am an athlete sa school natin sa dito sa Lipa. Yan. Hindi yung athlete na pag lumayo nasasaktan, like it's taekwondo. Hindi naman yung emotional. Well, emotionally din pag natatalo kasi yeah. Yung bugbog ka na nga physically, alam mo yun, disappointment. So, yun, I guess, I would consider as a talent. Yun din ang tinatanong sa amin. Usually, what are your talents? Pag nag-reflection kami as a team, as a group. But before becoming yung athlete ng school, I was playing the guitar. I learned how to play the guitar and I was really into music. So, with playing an instrument, so it comes with singing na din. So, but hindi ako yung, alam mo yun, very confident. Siguro sa kwarto lang,
maybe like I recorded myself but never really released it to the public, or maybe I did but a lot of people forget it already. And yung time na with music, if this was before sports, yun yung time na lumalabas yung favorite groups natin. Groups in terms of like bands, yan sina 5 Seconds of Summer, One Direction. So that time talaga masarap tumugtog for instruments. So yeah, that I guess is talent, hobbies, music, and sports. But just like you, in terms of our course, communication student, I had a hobby, yung slight na, I wouldn't consider permanent hobby. I did an edit for one teacher of mine na nagbalak din for YouTube. So, yeah, ano, minsan, hobbies, editing in photos, taking pictures, videos. So, I guess yun na yung pinaka, ano. Grabe. Ang talented mo naman pala. Ay, mas talented tong guest natin. Oo. So, kaya, enough of our talking, Lloyd. Sino ba tong very multi-talented guest natin? Ito na nga. So, our guest for today's episode of our podcast, she is a Korean host, singer, YouTuber, DJ on T-Radio, and translator living in the Philippines. In 2019, she became a trending Korean singer who was known for singing OPM songs very well and was able to perform on ASAB stage with some of the biggest OPM icons we have in our country today. Please welcome on the show ang Dalagang Koreana but with the Filipino heart, Miss Sandra Jung. Hello po! Hello siya! Hello! Hello! Good Welcome morning. To our podcast po. Thank you for inviting me. And thank you for accepting din po talaga. Like, grabe. We would have thought na, di ba, isang Miss Sandra Jung na makukuha namin for this podcast. So, thank you po talaga. For marami rin salamat yes po. For invitation. thank you so much. Ayun po. So, before po pala, ayun, since nakapag-introduce na din kami, I'm Jas and along with me is I'm Lloyd and Lloyd. Along with me is Jas. Yes. Gusto mo kinuha mo yung pangalan. Pero yun nga, kami po yung host ng podcast and we know that we were supposed to reschedule talaga yung the interview sometime next week kasi po sabi po ni Miss Nina, di ba? Parang like you have a schedule po ngayon. Yes. And ayun, we are very glad din po talaga na natuloy siya ngayong May 6. And ayun, we can't wait talaga to know your story and to, alam mo yun, just to get to know you better po through this podcast. So we're very excited po talaga. But before anything else pala, before we start the interview, kamusta naman po kayo? How's life lately po? Oh, because of the pandemic, alam ko halos lahat po tayo talaga nahirapan because of the COVID. But yeah, still survive. Wala tayong choice. Yeah, tiis lang. And yeah, thankfully, because medyo okay na po yung mga flights, marami na po yung mga pumapasok sa Philippines. So I think, yeah, medyo gumaganda na po siya. Yeah. I mean, kasi with the state po ng Philippines, di ba, parang it's slowly going back to normal. Like yung mga concerts, diba, na hindi natin na-experience for the past 2 years na lockdown tayo and with all the strict protocols talaga. Kahit pa paano, diba, na-experience natin siya. And upon stalking po, yung like yung social media nyo, yung nagagawa kami ng research, diba parang you experience and then watching na rin concerts like yung kay Gigi. Diba yung mga ganun? Oh, yes. So, I guess, yung feeling talaga na ganun talaga yung mga na-miss natin. So, kasi sa pandemic, diba? What more pa kaya, like, yung ngayon na other artists talaga, mayroon silang concert sa Araneta, MOA, with the fans. So, ayun, super happy talaga na we are slowly going back to normal. Yes, it's really thankfully na parang yeah, medyo umu-okay na, nagmo-move on na. So sana tuloy-tuloy siya. Sana talaga, like huwag na tayo bumalik doon. Yeah, sana. Okay na yun, okay na. Like we just have to remember po na ingat pa din. Para hindi na tayo bumalik doon sa situation yung previous, na yun. Oh, yung previous situation, mahirap na to be on that position talaga. Yes, kung agree. Po siya ka, mahirap po for yes, for everybody po. And with that po, Ms. Sandra, I think we can now really start yung podcast po. Okay. And for the
First question po, we mentioned na a few of your occupations po, yung mga ginagawa niyo po in life. Now, Miss Sandra, can you tell us more about yourself po? Baka po kasi may na-miss kaming. Oh, wala. Sobrang ganda yung introduction niyo kasi. We tried po. We tried. Oh, thank you talaga sa introduction. And yeah, kagaya ng sinabi niyo, I'm doing freelance host, singing, and translating here in the Philippines. And nag-radio DJ po sa T-Radio. But for a meantime, kasi mayroon kami new season for T-Radio. So parang nag-stop po kami for 2 to 3 months. But maybe soon may bago kami new season po sa T-Radio. Wow. Ang bongga talaga ni Miss Miss Sandra. Like, all around. Love it. I can't imagine. Like, yung mga ganong talents talaga, like napapagsabay-sabay mo in one body, in one soul. Very galing talaga. Ang galing niyo po talaga. Ay, naku. Mas magaling po kayo. Nakakagulat. Meron kayong broadcast. Kahit estudyante. Ang galing. Yeah. Hindi po namin actually in-expect. Nagulat din po kami personally. So, baka gusto niyo mag-podcast. Sige po. And then, through that po, we were able to meet people din po. Kanina na-mention po namin si Kyung Min Kim. Yes. The very first po. Bali, ano po siya? Second episode, pero siya po yung very first person na na-interview po namin. So, sobrang talented din si Kyung Min. Opo, kaya very memorable po sa amin ni Lloyd Kyung Min. So, because po of this podcast. Oh. Opo. Yeah, unexpected po talaga. And we're also really grateful po sa mga nami-meet po namin because of this show. But to continue po, Miss Sandra, alam na po namin yung ganap nyo now sa buhay. We would like to know po yung life nyo po before coming to the Philippines. Ano po yung mga hobbies nyo before becoming the Sandra Jung po dito sa Sandra Jung. Wow, parang ang laki na gano'n. Pero actually, when I came here, 7 years old ako. So parang sa Korea pa lang kumakanta po ako and I really want to be a singer. And yan po talaga yung mga gusto kong gawin. Talagang artista, singing, and then kumanta ako sa Korea since 6 years old and sumasali ako sa mga competition in Korea, singing competition and then mga beauty pageant kasi medyo malande, parang gusto mag-ganon. Eh, pero parang chini-cheer talaga yung mama ko. Eh, nung dumating ako dito, well, kasi I cannot speak Tagalog, English, as in zero talaga. So, parang kahit gusto ko, hindi ko magawa kasi I can speak only Korean. So, naputol po siya. So, parang feel ko, talaga hobby ko talaga kumakanta nung since bata pa po ako. Wow. So, grabe din. May history kung bakit like now she's singing talaga very well. So may pinanggalingan talaga yung passion and talent na yon. Yeah. Thankfully, buti hindi naputol. buti tumuloy-tuloy. Oh, buti na lang. Salamat. So very interesting po talaga like yung ano nyo, like kung paano kayo nag-start. And yung kasi yung maganda with ano like kung bata ka pa, like may pangarap na talaga. Like alam mo yung kung saan ka pupunta. Mm-hmm. Katulad niyo po, like yung bata kayo, you want to be a singer, artista, and look at you now, di ba? Though hindi pa siya super artista talaga. Uh-oh. Pero nasa path po kayo na ganun. So, sobrang salamat talaga sa mga opportunity na pumupunta rin sa akin. Yeah. I think very meant to be po talaga, like sa inyo yung to be a star. Wow! Be a star. Sana. But ayun nga, but anyways po, alam nyo kasi, di ba, with this podcast talaga, and lagi ko siyang na-mention like sa kinadjust na ang tanging isang bagay talaga na lagi kong parang nakakapagpa-amaze po sa akin is yung mga Korean personality natin here in the Philippines na, alam mo yan, super galing mag-Tagalog talaga. Like, yes, ako, same with the language natin, which is the Filipino. Kasi right now, di ba, here in the Philippines, we know some of them such as
Ryan Bang, Das Rachel, and a lot more, and like Miss Sandra din, na alam mo yon, despite not being a Filipino, super galing talaga nila magsalita. Minsan nga mas magaling pa sa ibang Filipino, di ba? Kaya nakaka-amaze. So with that po, Miss Sandra, we would also like to know, how did you become so fluent in Filipino? Oh, because I came here nung 7 years old ako. So nung kailangan talaga makapasok sa elementary school and meron silang exam because I studied in Chinese school. So parang gusto nila na kailangan kahit konti papaano kailangan mag salita ako na Tagalog and English kasi at least yung mga lesson kasi yung mga class more on Taglish na siya. After mga 1 year na po yata, maraming lumalapit yung mga Filipino friends and mga Chinese friend na nagtatagalog. So parang di ko na alam kung kailan ako nag-aral ng Tagalog pero parang feel ko dahil po talaga sa school, dahil po sa mga friends, doon ako natututo kung paano magsalita na Taglish, Tagalog, or English. At talagang nag-tutor din po ako sa bahay. So, it's the effort talaga to learn the language. And feeling ko nakatulong din po talaga for you to learn the Filipino language with your surroundings kasi, di ba? With your friends. So, yes. Alam niyo, from time to time, na-adapt niyo din talaga yung language. Kasi may yes. mga... personally, may mga tao kong kilala na hindi naman sila talaga nag-undergo sa mga serious na mga nag-aral talaga ng like umatandang mga klase, gano'n. Na-adopt lang talaga nila through friends and internet, gano'n. So, very ano din talaga, like, hindi mo rin talaga masasabi kung paano natuto yung isang tao ng language. Kaya very unique po yung sa inyo kung paano kayo natuto. So, now, yeah, and thankfully, nakaaral din yung mga culture din at the same time. Yeah. And maaga din po kasi talaga kayo like lumipat sa Philippines. Mm-mm. So yung span ng time niyo po staying here nakatulong din siya. Yes. So now moving forward po, let's talk about naman with your journey in becoming a host and a radio DJ in the Philippines. So let's start muna with the hosting since you mentioned po na may mga hosting experiences na po kayo, right? So, could you please tell us how did you acquire your skills in hosting naman po? Oh, actually, as in, wala talaga akong idea na mag-host ako. Kasi nung sumali ako sa I Love OPM, talagang gusto ko maging singer lang. Kasi feel ko na wala akong any talent or talagang focus lang po ako sa singing. Gusto ko sana maging singer dito sa Philippines. And meron mga akong nakilala, syempre sa I Love OPM, kasi sobrang dami mga magagaling doon, sobrang talented yung mga tao doon, galing sa mga iba't ibang bansa. And meron akong friends na nagsasabi doon sa akin na, Sandra, nagtatagalog ka, bakit hindi ka nag-try ng host? Eh sabi ko, parang natakot ako, baka hindi ko kaya. Eh sabi niya, try mo kasi sa palagay niya na parang kaya ko maging host kasi alam ko daw yung culture ng Philippines at talagang parang mahilig ako sa mga antagent parang talagang todong dito na talaga ako for good. So sabi ng friend ko, try mo kahit konting mga small event lang muna. So yun, syempre because I'm doing translating, parang ginagawa ko siya kahit konti-konti. Dati, walang bayad. First so, experience lang. Yeah, oo. Experience lang. Kasi, syempre, first time, di ba? Sino maghahabol sa'yo na hindi ka magaling? So, yun, tuloy-tuloy. Buti na lang. Yeah, narinig ko talaga sa friend ko. Pinakinggan ko. Kaya, doon po ako nagsimula na kung paano mag-host. Yeah. So, with your experiences po sa hosting, among all of it po, ano yung pinaka masasabi niyo or masashare niyo sa amin na pinaka most memorable experience sa hosting? Like yung hindi niyo talaga makakalimutan. Ever po. Actually, lahat po talaga ng event, hindi ko talaga makalimutan. Pero yung top one po talaga, this is my first experience hosting sa Smart Araneta. Wow. Sobrang, di ba, kagaya sa inyo, parang ganun din yung expression ko, wow, Araneta. Tapos, oo, ako lang yung mag-host kasi Momolan and Ha Seong-un and Kim Jae-won came here as for the concert. And
ako po yung host nila. So sabi ko, grabe, hindi translator, host talaga sa Araneta pa. Ang daming tao, nakakatakot, di ba? Wow. Yeah, wow. So that is my really, really grateful experience for me. Grabe. Oh my God, Momolan. Sabay pa tayo. Usok ako. Grabe, ang galing. Deserve. Wow. Yes, sobrang amazed talaga that time. Parang hindi ko naisip na kaya ko ba talaga to. Kasi 4,000, di ba, yung mga audience are watching only me. Yeah. And they are waiting for the K-pop artist. Eh, syempre, kapag nakamali ako doon, lagot, wala na talaga. Kasi live yun, di ba? Live po siya. Oo, hindi mo talaga kayang i-back yun. So, yeah, that was really one of the good experience for me. And even now, I'm still watching the YouTube na yung mga kung sino nagsushoot while interview them. Kasi ako nag-i-interview sa mga K-pop artists. So, parang hanggang ngayon, pinag-aralan ko pa talaga siya. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all K-pop ang mga ni-interview. Anyway po, since we know na yung story nyo, very interesting story sa pagiging host. Now let's move forward naman sa pagiging DJ since na-mention na rin natin kanina. Grabe, radio na yon. So with regards naman sa pagiging DJ sa TV radio, could you please tell us naman po how did it start? Ito sobrang awkward. Actually, wala akong idea na magiging radio DJ kasi syempre 'di ba kapag radio, it means every day or every once a week kailangan nandoon ka para sa nag-review sa iyo. Pero nung may binasa ko lang yung Facebook, biglang may lumabas na may audition daw yung DJ sa T-Radio. Wow. Kaya sabi ng friend ko, try mo Sandra, pero medyo natakot din ako kasi syempre hindi ko industry yung radio DJ. Parang feel ko, kaya ko ba yan? Parang for 2 hours, you will keep saying and then communicate with the viewers. Parang feel ko hindi ko kaya kahit nandito ako, kahit dito ako tumira. Pero parang gusto ko i-try siya. Malay mo, di ba? Kahit nag-fail, at least you can learn naman sa mga failures. So, nandun po ako. Then, yeah, buti na lang. Salamat po. Pumasok po sa... Natanggap. Opo, natanggap po kasama yung mga ibang DJs, yung mga talented DJs. So, hanggang ngayon, I think mga 4 years na, 5 years na po yata. Wow. Yeah. Po. Opo, sobrang salamat talaga sa T-Radio because they gave me palagi yung mga talent, kung ano yung kaya kong gawin, yung mga vice president and president po sa T-Radio. Parang they are really approachable. Sila po yung natuturo sa akin, Sandra, kailangan kung ganun, ganito siya. Parang sila talaga natuturo sa akin. So, for 1 year, ang dami ko talagang pinag-aralan for them kasi they are keep like teaching me about how to say, kasi iba po yung hosting and radio DJ. Yeah. Yeah, so yan, sobrang salamat talaga sa opportunity. Grabe, matagal na rin po talaga kasi kaya din namin siya naitanong kasi we know naman po like here in the Philippines talaga usually yung mga DJ ng mga stations Filipino kasi 'di ba po parang with all the radio stations that we have naka dedicate talaga siya for the audience mga Filipino, di ba? So it's yes. Very rare na a Korean national talaga yung mag-handle ng radio station, and I think siguro po like yung sa experiences niya din na matagal na kayong tumira and then na-adapt niyo na yung language and culture, so madali niyo na rin sigurong like nahuli yung kiliti ng masa, di ba? So parang yes, and sobrang ganda po talaga kagaya ng sinabi ni Lloyd na because wala pa talagang Korean DJ, wala pa ako nakita, and the president of the T-Radio and marketing manager, parang sila po nagsasabi sa akin na, Sandra, kasi sobrang maganda yung K-pop industry dito sa Philippines. Kahit yung mga Filipino fans, they are really interested in K-drama, K-pop, or K-movie, or K-food. So parang, bakit hindi natin try? So try natin. Parang we can teach them kung paano magsalita, or kung may curious mga question, pwede natin isagutin as a Korean din. So, yung program name ko kasi OK,
So it means lang K na yan, Korean, okay. Pero as in lahat po siya. So gusto ko parang i-share sa mga Filipino na halimbawa yung mga tourist spot, alam ng mga mostly Jeju, Hongdae, Myeongdong, pero gusto ko parang sabihin sa kanila na meron pa magagandang Korean spot like Gyeongju, Jeonju na hindi pa masyadong kilala sa mga Filipino. So parang gusto ko rin i-share. And at the same time, sobrang salamat kasi Korean also watching my TV radio. So yeah, so I keep like saying na masarap din yung pagkain ng Filipino food like sinigang, adobo, kasi syempre hindi pa nila alam. So parang at the boat culture, gusto ko i-share po sa mga Korean and Filipino yung ano yung magaganda na hindi nyo pa alam. Para ganun, yan yung point namin for the tea radio sa OK. Wow. Oh, wow. Actually, parang we have the same concept and initiative po with Annyeong Kwento Mo podcast. Kasi, Annyeong Kwento Mo. So like, like yung pinanggalingan po namin is to really cater then both sides ng like Philippines and Korea. Kasi po, itong sa aming company, kinikater din niya yung ano eh, mga Koreans, like mga OFW. So, siguro para makapag-benefit na lang din po kami. We made sure na natatakan namin both sides. Kaya po like, if sa inyo yung mga ini-interview namin sa podcast, kayo mga Korean na nasa Philippines, Philippine ambassador sa South Korea, mga ganun po. And ayun, I mean, going back din talaga sa experience nyo sa pagiging DJ, ayun nga, imagine 4 or 5 years. Yes. So I guess, testament na you're doing great talaga with doing the DJ stuff sa T-Radio din. Kaya, grabe, di ba? Ang tagal yun. So, I guess marami contribute sa radio station. And baka, and for sure pala, na tuwan-tuwa sa inyo yung mga listeners din. Yes, but, and sobrang salamat talaga. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy po yan. Thank you. Apo, a big shout-out po dun sa mga kasama niyo for Inti Radio po talaga. They were the ones who guided you. And your friend, sino po ba yung friend yung laging, sige, go, push mo yan. Oo nga eh, so aggressive talaga yung mga friends ko. Shout-out din po dun sa friend niyo po na, sige Sandra, sige. Go na. Mag-audition ka, sige, try mo. Oo, ganun talaga yung mga galing friends ko, di ko alam. Very supportive po sila. Yes, sobrang salamat talaga sa kanila. Big shout out na din. So kung nakikinig po kayo, mga friends po ni Miss Sandra, ito na po. From Annyeong Kwento Mo, thank you po talaga sa inyo. Yeah. And moving forward po, Miss Sandra, we'll talk about music naman po. OPM is very known din talaga worldwide. Everybody knows na, this one, this artist, this song, yes. Philippines to. We have songs like Anak by Freddie Aguilar, Akin Ka Na Lang by Morissette, and Forevermore by Side A. With that po, obviously, alam na po namin, in-stock ka po namin na kakanta po kayo and galing. Mind-blown din po. So YouTube po namin siya nakita. Medyo madami-dami din po yun. And now po, we're curious, paano po nag-start yung love niyo po for OPM? And yung singing na din po in Tagalog po. Nung nasa elementary ako, hindi talaga ako magaling mag-English or Tagalog. Pero sumali ako sa Glee Club kasi I really want to sing. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina na nung 6 years old, nung nasa Korea pa ako, sumasali ako sa mga singing competition. Pero dito kasi parang no chance to learn kasi hindi ako magaling mag-Tagalog and English. Pero meron akong teacher na sabi niya na, Sandra, kung gusto mo magkanta, sali ka sa Glee Club. Marami kang mga event doon kasi syempre, 'di ba, every year meron event yung mga school and kumakanta doon kahit hindi lang ako as a group. So sabi ko, sige, try. And it was my first time to learn OPM song kay Miss Regine, yung Pangako. Wow. That was my first time. Yeah, kaya pa sabi ko, grabe, ang ganda ng song. Parang
pareho yung feeling sa Korean. Kahit hindi mo naintindihan yung full lyrics, parang sabi ko, grabe, ang galing niya. At sino siya? Doon ako nagparang interesado sa mga OPM. So, yan yung simula ko. Tuloy-tuloy. Yeah. Oh, galing po. Akala ko po. Nabit niyo po si, ano, si Mr. Jean. Sabi ko, pag-anon po. Kinilabutan po ng slide. Yeah. Oh, really? Oh. Imagine yung inspiration niya, Regine Velasquez. Again, so for sure, mataas yung boses niya po. No, hindi. Kaya lalawunan. hindi ko talaga kaya. Kasi sabi ko, ang galing. Sobrang galing niya talaga. And nung that time, sobrang sikat si Miss Regine. Yung mga kanta niya, Araw, Gabi, Pangako, Ikaw. Kaya sabi ko, sino ba siya? Bakit ang galing niya? Bakit ang taas ang boses mo? Oo, bakit ganun siya? Eh, yan pala, parang yung tatay niya may sobrang educated din. So, parang simula ng history ni Miss Regine. Ay, alam mo na. Pinag-aralan ko talaga. Nag-stalk talaga ako na, wow, kaya pala. Wow. Ang galing niya. Sana all. Hindi po. Kami dapat na nagsasana all eh. Ano, hindi talaga kaya yung boses ni Miss Regine. Ano po, alibali, ano po, Miss Sanda, we're assuming Miss Regine is this OPM singer you would like to share a stage someday or do a collaboration? Yeah, I really, actually, thankfully, nakita ko si Miss Regine nung sumali po ako sa ASAP. Kasi, diba, thankfully, na dumating yung opportunity, kasama ko si Miss Yang and Miss Kyla and Miss Jonna. Parang sabi ko, wow, at the same time, kasama ko silang lahat. Ano ba? nandun pala si Miss Regine and Sir Ogie Akasit. So, sabi ko, Ma'am, pwede pa, take ng picture. Parang, kasi idol na idol, di ba? Nung bata pa, sabi niya, sure, nag-picture kami. Talagang nag-post ako agad sa Instagram ko. Para hindi mawawala. Oo, yun. And si Sarah Heronimo is one of my idol too. Kasi we have a same age. And I was so, nakakagulat. Kasi yung unang kanta niya, Sa Iyo Yata. Sobrang cute. Yeah, you know, like, ang galing. Yes, kahit ganun. Hindi baduy yung kanta niya eh. Yeah. So, that's why I really want to have a collab if ever, kung may opportunity, Miss Regine and sana si Sarah and si Julie Ann San Jose. Wow. Oh, she's so good too. Ang dami talagang mga magagaling dito sa Philippines. Yeah. I mean, pagdating sa vocals, like, Philippines agad. Sobra. Sobrang galing talaga. Di ba kagaya si Miss Lea Salonga? Di ba? Yeah, talagang international na po siya. Yeah. And I watched the concert ni Miss Lea rin, pero sobrang galing talaga. Kaya sabi ko, sana. Miss Sandra, ginugusbas po. Nagsistok talaga ako sa mga Filipino singers. Wow. Or you'll never know po. Malay niyo po. Yeah. Someday. Yeah. Baka sila pa po ang mag-reach out, Miss Sandra. Wow. Sana. We'll never know po. Hindi pa natin alam what the future holds. Yes, we don't know. Yeah. I keep practice and pray na lang. It's possible po. Talaga po, with, na rin po ngayon, social media. Malay nyo po, as we speak, nag-i-scroll sila on your YouTube channel. Oh, sino ito magaling na kumanta? Ma-invite ka sa concert, right? Oh my God! Baka mahihimatay ako doon. Pero hindi po malabo kasi you've been in ASAP po and most likely, kumalat na din po yung, this is Miss Sandra Jung. Yung nag-pass na po yung word. So, hindi po talaga natin masasabi. Hopefully po in the future. Sana. Yeah, hopefully. But we also want to know po, Miss Sandra, you had to learn the Filipino language po, di ba? And you love singing. What is the most difficult part po in singing ang piano song po? I have a too hard to learn the Filipino lyrics. Pero una kasi yung pronunciation. Kahit, you can speak Tagalog. Minsan kasi yung tongue namin, diba? Yung mother language namin kasi Korean. So yung pronunciation, minsan nahihirapan ako doon. And the second one is,
medyo maraming mga malalalim na Filipino words, yeah, in song. Parang hindi natin usually ginagamit sa lifestyle natin, pero ang lalim, like sinta. Dati hindi ko alam kung ano yung sinta, ayan pala, mahal. Parang sabi ko, oh, parang I need to learn a lot of deep Filipino words, yeah, to talaga understand the full song. So yan, medyo nahirapan din ako. We feel you po, yung mga words na ganyan, sometimes, di ba, Lloyd? Ano yun? Yes. Ay, sometimes na confusion. Tapos, sobra, parang... si Google. Yes, Google. Thankfully. I have Google. So we feel you po. Lamdam po namin yun. May mga sinta, is also mahal. May marami pa po yun. Opo, so, sobrang dami. Pero maganda, pero parang nakakagulat. Yeah. May ganitong... Lloyd palang ganito. May ganito pala? Oh, sige, parang ganun. Sige, maatay nga. Oo, oh, ganun siya. Ganun po. Ayun po. So, di ba, ano Jas, ano masasabi mo? Very talented talaga. Wala, ginagoosebumps ako ngayon. So, I mean, yung topic natin, napunta ng singing, then hosting, to speaking and learning the Filipino language. Tapos ngayon, ito na, another topic is the translating naman, now, which is something na hindi ko talaga kaya. Kasi first of all, hindi naman ako Korean or ibang nationality, di ba? Siguro kung English, pwede pa it depends. Kaya. It depends. Limited, baka malimited lang yung ano, English natin for today's video. But anyways, ayun nga, let's talk naman po with your other profession, which is being a translator. So, could you please share naman po, like, how did it start yung pagiging translator nyo, and how was the experience? For the translating, meron akong dalawang side, isang business translating and isang K-pop mga event translating. And for the business naman, because there's yung mga uncle, yung mga kilala dito sa Philippines, parang sabi nila, Sandra, pwede patulong yung translating kasi nahirapan ako mag-meet up with the buyer. Parang ganun. So, yun, tuloy-tuloy. Parang, yeah, yung mga kilala ko, sila yung nag-i-introduce sa akin for the business purpose kasi they cannot find yung mga translator dati. Kasi parang dati kasi medyo maliit lang yung mga Korean industry dito sa Philippines. So, yan yung mga business side. And in the K-pop side naman, yung friend ko, like si Chino, di ba? Yeah, sobrang supportive talaga. Sa translating sa K-pop, actually, Chino was one of the translator din before, nung hindi pa siya artist. Siya parang sabi niya, Duna, gusto mo mag-translate sa K-pop? Eh, sabi ko, sige, try nga. So, parang, try nga. So, yun, parang tuloy-tuloy yung mga event, K-pop, and nandun na pala ako sa stage. Parang ako yung nag-host sa mga K-pop artists. Akala ko backside lang. Eh, medyo parang, syempre, gusto ko rin maging host. So, lumalapit ako sa stage. Yan yung mga opportunity. I'm really thankful to my people, yung mga surround, kasi they are keep giving me the projects. Yeah. Well, best marriage. Yes, parang nag-cheer sila, Sandra, kaya mo yan, sige, go. Parang sabi ko, kaya ko ba yan? Sige na, try mo. Which work naman, di ba? Like, yeah, thankfully. It's all worth it din talaga. Yeah. So, ayun, yung mga friends talaga ni Miss Sandra, ang mga, the real ones, di ba? Real ones. Real ones. Yeah, even si Nina and Ayaw, di ba? Sila rin, friend ko, and they gave me a lot of projects. They keep supporting me. So, parang, di ba, hindi ko talaga ma-imagine kapag wala sila, paano ako magtuloy-tuloy yung opportunity na to. Kasi, syempre, yung buhay natin, hindi natin kaya mag-isa lang, di ba? Yeah, so, I'm really thankful. Ayun. So, since napag-usapan po natin yung sa journey nyo sa, and your experience sa pag-translate sa mga events and other business stuff, what do you think po kaya yung pinaka-critical part in translating? Like, ano po yung dapat talaga, like, for example, mayroon po tayong, let's say, listener na who would like to be a translator then someday. So,
ano po talaga, ano po kaya yung masasabi niyo sa kanila na dapat nilang tandaan in terms of translating? For me, actually, hindi lang language yung kailangan aralin. Aralin po talaga yung culture. Kasi minsan, nafe-feel ko po at nasa gitna, syempre, yung translator, di ba? Kasi Filipino and Korean yung pinag-translating mo. Minsan, yung mga Korean, hindi nila nagigets yung mga Philippine culture. And at the same time, yung mga Filipino naman, hindi nila magigets na pali-pali, you know, pali-pali, right? Yung mga Korean kasi sobrang gusto nila bilisan mo. Eh, pero yung mga Filipino, chill lang, di ba? Mamaya na, sige na, kaya ko yan. Di ba parang ganun? Chill lang kami. Yeah, chill. Oh, kaya kong gawin yan. Relax lang, parang ganun. Eh, pero yung mga Korean kasi, pali-pali, go ahead, choko ahead. Parang sobrang gusto nila, gusto nila matapos agad. Kaya parang sabi ko, iba talaga yung culture. And we have a different culture. So parang kailangan aralin mo rin kung sino man gusto mag-translate. Kailangan aralin talaga yung culture din, hindi lang po yung language. Para parang in a good way, kailangan sabihin mo sa kanila, di ba, na parang hindi mo idiretso na, ay, ayaw nila gawin, mamaya na lang daw, eh, hindi pwede masasabi ng ganun. Parang, di ba? Away tayo. Yeah. Yes, away yan, gulo na yun. So, kaya, parang, as a translator, kailangan sabihin, ah, sir, sabi niya, gawin niya daw mamaya, so let's wait na lang. Parang at least in a good way, you can translate it. So, hindi rin ma-misunderstood yung Korean side and also the Filipino side. So, I think, yeah, hindi lang language yung importante. The culture. Yeah, you should learn the culture. Too. Yeah. It's actually a good point din. Kasi, hindi din kasi talaga maging balance eh. Yung, like, yung treatment and yung pag-approach mo. Kasi katulad nga nun, ang Filipinos kasi, though hindi ko generalize, pero part ako na, alam mo yung mahilig mag-cramming. Mga last minute. Diba? Kahit ako, ganun din ako. Kasi syempre dito ako lumaki. Kasi sabi ko, sir, wait lang. We can do this. Tahan-tahan lang. Pero yung mga, yes, pero yung mga ibang Korean, hindi naman lahat. Pero parang hindi nila kaya, diba? Kasi in Korean side, sobrang workaholic. Yung maraming mga ganun. So, yeah, we have a different culture talaga. Ayun, kaya okay din talaga na, di ba, kailangan familiarize ka with both cultures, language, and other. Yes, and so interested to learn the other countries' culture. Para ay, may ganito pala rin sa Philippines, may ganito rin pala sa Korea. Parang, yeah, meron din interesado. So ito na, Miss Sandra. Ayan, abot ito na pala tayo sa exciting part. Ika nga ni Jody Santa Maria sa The Broken Marriage. Papunta pa lang tayo sa exciting part kasi dito po kasi sa podcast namin, Miss Sandra, we have surprises for our guests. Ooh. And don't worry, this surprise is just a fun game to lighten up the mood of the podcast. So, Jas will be explaining the mechanics of the game po. So, Jas, okay. Go. Miss Sandra, for the very first time po, mahati sa two parts itong surprise po namin for a guest. So, ito po yung mechanics nung game. Yung first part po is basically a fast talk po, like from Tito Boy Show, if familiar po kayo. Yeah, in yes. Case, ibabato po siyang question and dapat asap po yung sagot. Sagot, so, ako. But with a twist po, syempre, hindi po yung regular na tanong. Lights on, lights off. Like, hindi po siya yung lights on, lights off. Hindi po ganun. So, ito po yung ginawa namin ni Lloyd. So, 5 random questions for you, and all you have to do po, of course, is answer po as fast as you can. So, as I mentioned po kanina, for the first time, naging dalawang parts. Two parts. Itong surprise natin for a guest. And yung second part naman po is what we call sing a song challenge. Because we know po na, baka hindi ko alam. Don't worry po, we made sure po na, like, siguro po, alam nyo po. Kasi yeah. Also, saan ba tagay, Lloyd? YouTube? Most of the songs ay na-encountered nyo na po. Apo. So, we will give you a random title of an OPM song. And all you have to do po is sing a verse. Any verse po of that. Like, very short po. Short sana alam po. That, don't worry po. Feel po naman namin alam nyo po. Yun lang po. You have to sing short verse. Kahit ano po din sa part. Avoid copyright na din. Avoid copyright. Yeah. Kasi po, replays of this podcast. Oh. Pinoy Soul YouTube channel.
Yeah, so mamaya na verse lang. Sige, try. So, ready ayun. Na po ba kayo? Yes, ready na. Medyo takot din. Don't worry, lahat naman po ng natanungan namin, naka-survive naman sila. Yeah. Yan po yung sinasabi. Diba, si Kyung Min. Ah, okay. So, maka-survive din. Sige. Okay, so let's start with the fast talk first. Number one is your most favorite Filipino word to say. Filipino word to say? Yeah. Mahal kita? Best skincare tip. Skincare tip, makeup. Noted po. Inanote ko din ba yun? Pwede din. Next is a Filipino celebrity you get most starstruck. Oh, Miss Regine. Yeah, that's for sure. Yeah. If you could recommend a destination in South Korea to the listeners of our podcast, Beijing. Where would it be and why? Ito na, mag-note na ako. Yeah, this is one of my best favorite tourist spot na gusto kong sabihin, Jeonju. That is my province actually. Pero kasi sa Jeonju, I really want to recommend kasi ang sarap ng mga pagkain doon. Sobrang sarap. Yung mga side dish, mga more than 10. Hindi nyo talaga maubos kahit isang meal. Yeah, kasi ganun yung history sa Jeonju. And mostly na nakikita niyo sa mga K-drama, like recently meron sa 25-21, yung sa Sumerhana, yung mga shoot nila was in Jeonju. So parang gusto ko rin i-share na yeah, maganda talaga rin yung Jeonju for tourists rin. Wow, that's noted. Yeah, this question, Lloyd. Ito na po, last question. Nako. Question talaga. Kili ko may mag-FO. Kili ko may mag-FO kasi since naman yung mga friends. Anyway, for our last question po for the fast talk. Let's say, Miss Sandra, the boat is sinking and you, Dasri Choi, and Jin Hubei are on it. But you have to make a choice of saving one. One lang ha, aside from yourself. So, who will you save? Aww, oh, sino ba magaling mag-swim? Kung sino magaling mag-swim, siya na lang iiwan ko. Kasi... Kaya mo na yan? Yeah, bato-bato pick na lang kami. Hindi ko mapili kasi syempre kasi si Dasuri, same age and she really gave me a lot of parang advice. Yeah. Oh, kasi sobrang dami niyang ganap din compare with me, sobrang dami. And siya yung unang-unang nag-start ng showbiz. So, yun. And si Chino naman kasi bata pa, marami siyang kailangan gawin. Di ba? Sobrang talent din. Oo, marami pangarap. Kaya, ang dami pang ganap. Oh, so hard. Oh my God. I need to choose. Yeah, you need to choose. Kung sino hindi magaling mag-swim, siya na lang pipiliin ko. Sino po kaya sa kanila? Like yung hindi kaya? Oo nga, sino kaya? So hard. Parang mawawala yata yung friend ko dito. Kami mag-unfollow mamaya sa Instagram. Mapatay na lang ako. Yes, yeah, so hard to choose a friend. Sabay ko na lang, isa sa left, isa sa right. Mahala na kung makakasurvive. Yeah, kung sino man nakasurvive, yeah, thankfully. Kung hindi, sorry, ganun na lang. Bawi na lang sa next life, ganun na lang. Yes, ganun na lang. We had fun po, creating this question. Si Lloyd po actually nakaisip. Naisip ko rin, yes. Eh, wait lang. Bigyan ko ng twist para masaya. So, grabe. So, Miss parang pinawisan ako, Lloyd. So, yun, Miss Dasuri and Mr. Jinho. Yes. Pares daw po kayo isi-save. So, Wala mag-aaway. Kung sino makasurvive, siya na lang. Good for you. I tried my best, pero kung sino man masurvive, siya na lang. Ganun na lang. Kanya-kanyang swim na lang. Yes. See you, parang. Wow. You again, but anyways, thank you for the question. You're welcome po. Anyway, ayun yung first natin, the fast talk. Now we will move on to the second part of the game, which is sing a song challenge. Oh. So the first song that you will sing a verse is "Bakit Ba Ikaw" by Michael Pangilinan. Oh, "Bakit Ba Ikaw"? Oh,
Oh, I translated dito. Yeah. Oh, that's the diba? Reason. Oh, parang Korean yung iniisip ko ngayon, hindi Tagalog. Yeah, it was in Korean po. Oh, bakit ba ikaw naisip ko at naaala pa kahit na alam ko na ng puso mo ay may mahal na ang iba. Ayaw na paayaw na ang aking damdami. Tunay naman, na na na. Oh, good! Diba? Sabi sa'yo, Jas, alam ni Miss Sandra yan. Diba? We did our research. Oh! The next one is Naririnig Mo Ba? By Morissette. Ah, yes. Ang taas nito, ah. Apo. Super fan po si Lloyd. Lumayo, hindi ako bibitaw sa'yo. Yun? Yeah, yeah. Oh, so nice. Nice one. Oh, ito, Miss Sandra. Binabaan ko na yung next song para. Oh, lower the key. Please, please, please. Don't worry. Next one is Ikaw at Ako by Moira. I really love this song. At ngayon, nandyan ka na, di mapaniwanag ang nadarama. Handa ko. Oh my God. Sa langwanggan, di pa aasahin, di ka sasakta mula noon hanggang ngayon. Ikaw at ako, ganyan ba? Wow! So far, yun yung na-nailed. Like, so, oh! So wow! Grabe, diba? Umagang-umaga, buti may boses pa ako. I-stretch po natin yung vocals. Wow! Anyway, ito na, for the last song. Ah, meron pa? Yeah, don't worry, last one na. Ikaw ba, Yeng? Oh! Ah, ito yung first song na kinover ko. Really? Ikaw, yes. Yeah. Ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay na kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya pag-ibig ko ikaw. Oh, kapulot pa, di mo kaya. Nag-change ng key. Grabe, galing. No change, no. So far, yun po talaga like yung pinaka sa ulo niya, no? Na, in terms of lyrics talaga. Yes, sobrang... tumatak feeling ko. Tumatak po sa inyo yung song. Kaya, eto nga, nagsend nga ako ng lyrics pero sabi ko, ay, hindi niya kailangan na galing. Yung ikaw talaga, tagal ko nang pinapractice. So, even in audition, yan yung unang-unang kinakanta ko talaga. Yeah. Kaya pala, like, super sa ulo. But anyways, ayun po yung ating surprise game for you. And yun nga, first time in the history na nagkameron ng two parts yung game. Kasi usually po, it's just a fast talk with 10 random questions. Oh! Pero since you're, yun nga, multi-talented talaga, ginagawa na namin yung opportunity na why not gawin natin two parts. So, ayun po. Wow! So, thank you so much. Grabe, pag-participate sa mini-game namin, we really appreciate po talaga your effort to sing. Yes. Kahit umaga pa lang. Na-warm up po, ayun na. So kung may gig po kayo mamaya, hindi nyo na kailangan mag-warm up. Oo, nag-warm up na ako dito. Yes, thank you so much kay Lloyd and Jas kasi sobrang effort talaga. Hinanap nyo yung mga kanta na alam ko. It's okay. Thank you. Pero thank you po for participating. Thank you rin. Pero Ms. Sandra, sad to say po, we are down to the last set of questions we want to ask you po. What can we expect from the Ms. Sandra Jung? The Ms. Sandra. Wow! sana. Sana tuloy-tuloy po yung mga opportunity as a host, singing, and yeah. Sa mga radio DJ and translating. And kasi nag-extra ako dati sa mga movie, yung mga acting. So gusto ko rin i-try.
And sana kung ano po yung mga opportunity na makikita ko sa buhay ko, yeah, I will approach, keep approach them, and sana keep supporting me, and yeah, love me para tuloy-tuloy ko po ito, and syempre ibabalik ko rin kung ano yung mga support na binibigay ng mga friends or supporters, yung mga fans. Yeah, yun. Thank you so much. Thank you rin, Lloyd and Jas, for having me here. You're welcome po. So, sana next time ulit. Yeah. Face-to-face naman na interview. Yeah! Oh, so cool! Yeah, that sure. Ayun, yes. So, for sure, abangan niya ng mga listeners natin and your fans din yung mga ganap and pasabog, di ba, sa kanila. But speaking of fans na din or supporters, is there anything you would like to say po sa kanila? Wala talaga akong masabi sa mga support nila kasi starting I Love OPM, parang isang tao lang po ako. Pero hanggang ngayon, nagsusupport sila sa akin and they are always cheering me kung saan man ako. Marami salamat talaga at ipupush ko kung ano yung ginagawa ko ngayon in the good way. So sana nandyan lang kayo palagi para ibalik ko rin yung mga support and love na binibigay niyo sa akin. And thank you so much once more. Yeah, hope to see you in real kasi parang tagal na kami hindi nakita dahil, di ba, dahil sa pandemic. So sana makita rin talaga in person. That's thank you sure. so much. Come on. Yeah. So come on. Very heartfelt yung message. For sure naman, like, yun nga, with our current state sa Philippines, I guess, papunta na talaga tayo dun sa, alam mo yun, meeting with your fans. Yes. Hopefully normal talaga. Na, opo. Kasi for sure, they've been waiting din talaga for that moment to meet you din, ganun. So, ayun, and also pala, Miss Sandra, baka, is there anything you would like to promote po sa show? Your social media accounts or your future pong mga guestings and all. Okay. So, paabangan na lang po sa T-Radio kasi soon mag-open na po kami. Eh, I'm also doing YouTube, Sandra Jung po. And my Instagram is SandraJung07. And yesterday, I downloaded TikTok kasi nagtatanong kung bakit hindi ako nagti-TikTok. So, try ko po gawin. So, Sandra Jung din yung pangalan sa TikTok. And yeah, Facebook, Sandra Jung din po. And or DJ Sandra po yung page. And nagkukumo rin po Laika. So just search me, Sandra Jung. And yeah, yan po. Maraming salamat. Thank Ayun. You. Nako, aabangan natin yung TikTok na yan. Kaya po ni Lloyd. Ano kaya yung unang i-upload ni Miss Sandra? Sobrang burden ako. Pero no pressure po ah. Thank you so much, Lloyd and Jas, and also kay Arnold, maraming salamat talaga. Thank you for having me and hope to see you talaga in person soon. We hope din po. Hope sana po before kami graduate, baka po. Sana. Sana, fingers crossed po. And yes. Ayan, make sure to our dear listeners, make sure you catch Miss Sandra Jung social media account. So, yun, kakagawa lang niya ng TikTok. Baka naman. Follow niyo na, guys. Follow niyo na. Subscribe na din kayo sa kanyang YouTube channel and follow sa Instagram. And this is also, something Lloyd and I always do towards the end of each episode po. It's like a lesson that we picked up throughout the time talking to you po. Yung akin po, I really like yung sinabi niyo po na mag-try ng isang bagay. And if you fail po, okay lang. At least you tried. Naka-relate po ako kasi that's what I exactly did po nung bakit po naging athlete sa school po namin. I was just invited by someone din po. Not friend, but teacher po siya. Wow. So, mag-try. And then, miracle happened po. Adi, pumunta ako and then tinanggap po ako. And until now, I'm still part of the... Wow! Thank God. Yes. So, yun po siguro yung... Actually, yun din po sasabihin ko pag like, nag-parting message na po aming graduating students na okay lang, lumaro ka lang, itry mo lang yung game or this thing. Kasi you'll never know po talaga. Yes. Sometimes the most beautiful things
and yung mga siguro hobbies or saan ka mag-exceed is some is outside your comfort zone po. Mm-mm. Oh, galing. Na-touch na ako. Nakakatouch. Oo nga eh, ako rin na-touch ako. Alam ko, manunod ako ng MMK eh. And sabi nga po sa one content creator in YouTube po, seek discomfort the most. Yun po, doon po galing yung the most beautiful things are outside your comfort zone. Oh, Miss Universe yung line na yan. Oo nga eh. Abot ka pa dyan. Yes, Yuri. Ay, what is sila? Abot ka pa. Grabe. Wow, galing. Pero naman, no? Ako naman, with my realization po sa podcast natin ngayon, I really like po yung you keep on ano eh, saying na yung mga na-experiences nyo po like sa hosting, singing, translating, is because of your friends. Like yes. Sila talaga yung nag-encourage sa'yo. Kasi po, these days kasi may mga na-experience ako, may mga na-encounter ako. I'm not speaking for myself, pero for yeah. other people na they experience na, di ba, usually ang alam natin with friends, sila yung laging tumutulong sa atin. Mm-mm. Parang they are willing to help, they are there 24/7 for us whenever we need them. Kasi yung iba, they experience na kung sino pa yung mga kaibigan, sila yung mga humahatak sa kanila pababa. Mm-mm. Sila yung, kasi due na rin sa insecurities, gano'n, or pagiging yes. selfish. And ayun, kaya kanina po, Miss Sandra, I really admire talaga na very proud ka sa mga friends mo kasi feeling ko, kung hindi din dahil sa kanila, di ba, hindi nyo rin po, hindi kayo makakakuha ng strength and courage to, alam mo yun, to try out new yes. things. Hindi siya pasok sa comfort zone mo. And so, ayun, with that, it all boils down talaga sa realization ko na dapat we should value those true friends talaga natin and we should never take them for granted. Yes. So, ayun. Kaya very, ano talaga, very supporting and nakaka-proud din na with your success, di ba, nasa likod lang sila supporting you, di ba, miles away from you, ganun. Yeah, sobrang supportive. Siyempre, may mga busted friends rin, pero sana gusto ko lang sabihin sa mga youth, like my age, 20s to 30s, kagaya na sabi ni Lloyd, maraming mga friends na rin na medyo negative side. So, mm-hmm. sana wag nyo kunin yung mga negative. Kung sino man nag-negative sa'yo, wag mo nang pakialaman. Basta kung sino yung nagpa-positive and they are giving, supporting you, yeah. sila na lang talagang i-trust mo and sunod mo na lang sila. So, sila yung nagbibigay kasi ng good energy, di ba? Good positive, yung mga positive think natin. Kasi ang hirap ng buhay ngayon dahil sa pandemic, ang daming nangyayari na negative side, pero wala tayong choice. Mm-hmm. Let's think positive in a good way para nandun din tayo. So, yeah, I also learned a lot from them. Yeah. Yeah, agree po kami, Miss Sandra. And once again po, in behalf of Pinoy Soul Radio, we would like to thank you po for accepting our invitation to our podcast, Annyeong Kwento Mo. Thank you so much rin, Lloyd and Jas, and also kay Arnold. Maraming salamat. And sana talaga makita tayo in person soon. Yeah, thank you so much. Oh, and also, to Miss Nina, yung nakakausap po namin. Yeah. Yes, thank you, Nina. For, very mabait po siya and very approachable. Yes, sobra. Sobrang bait talaga. Thank you talaga for helping us reaching out to you po, Miss Sandra. And ayun ulit, thank you po Miss Sandra for spending your time with us and your story talaga is really inspiring and I really admire your talents with letter oh, S. Talents. With letter S. Oh, thank you. And, I will share you guys also. Yeah, and one more thing po pala na maraming salamat din for loving and embracing our country, the Philippines. Maraming salamat. Thank you. Marami rin salamat. Thank you so much. Yes. Yes, and to our dear listeners who are tuned in us with us today, thank you very much, guys. I hope you enjoyed today's episode with the one and only Miss Sandra Jung. Yes. So I guess we have reached the closing part for today's podcast episode with Miss Sandra Jung, and as much as we want to extend this podcast, our time is up. And that is it for this week's episode of Annyeong Kwento Mo with the one and only Miss Sandra Jung. Make sure you guys stay tuned with our next guest. And as I always say, feel free to make hula-hula for a big guest kung sino. And it's gonna be fun and exciting. Yeah. I'm right now.
right now, excited na din talaga ako. Yeah. And malay nyo, di ba? Malay natin yung guest natin for finale is something close to Miss Sandra. Yeah, sana po. Feeling ko, like, very close. Kaya, ayun, sana matuloy, hopefully. And as usual, just very excited talaga ako with the upcoming episodes pa na i-release natin sa ating podcast. And also, make sure to catch the other shows on Pinoy Soul Radio like PS Pa Request with DJ Sam G every Monday and Pinoy Soul Top 20 that is live every Friday. So make sure to vote for your favorite K-pop songs by following the format posted on our Twitter account. It's at Pinoy Soul. And also, follow me on Instagram. It's at Lloyd Bagos X. Ikaw, Jas, for sure may ipopromote ka. Please go. Yes, yung ating mobile app, Pinoy Soul Radio. But sadly, right now, it's for Android users lang. So Google Play. But hopefully, we'll get updates soon for the iOS. Also, like our Facebook page and visit our website. Both is called pinoysoul.com to get the latest updates with our content. Also, replays of each episode will be available on our YouTube channel, Pinoy Soul, every Wednesday. So make sure you guys subscribe and click the bell for you guys to get notified. And ding! And of course, shameless plug, follow me guys on Instagram at jask_d08. Yes. Well, I guess that's it for today. This has been Lloyd. And I'm Jas, and you're listening to Annyeong Kwento Mo, where we will talk about lifestyle, music, and culture in both Philippines and Korea. Tune in next week for another fun and exciting episode only here at Pinoy Soul Radio. Annyeong! Bye! Bye. Just listen to Annyeong Kwento Mo podcast with Lloyd and Jas, where we talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Catch us again next time, only here on Pinoy Soul Radio.